puso na ang binhi ng kabanalan. So ibig sabihin, ang prioridad ng ating buhay, ang prioridad ng ating pag-iral ay ang ating Panginoon. Iyon ang kanilang maparaang pamamaraan ng paglilingkod at pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakanin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro, "bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ngunit bago ang ating pagninilay, i-announce po muna natin na sa darating na Martes ay dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria. At sa susunod na Martes, isang linggo pagkatapos ng pag-akyat sa langit, ay ang pagdiriwang naman natin ng memorial ng pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Ngunit dahil sa ating mahal na patrona ay koronada na, ipagdiriwang natin ito ng maringal. So sa darating na Martes, dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria solemnity, at sa darating na susunod na Martes, iyon naman ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria ng langit at ng lupa. So ito po ay mga pagdiriwang ng mahal na Birheng Maria, at dahil sa ang ating patrona ay ang mahal na ina, karapat dapat lamang, no, na makiisa tayo sa mga pagdiriwang ng kanyang kapistahan. Sa buhay natin, karanasan ang nagsasabi sa atin bilang mga social being na kailangan natin ng ibang tao upang maging matahimik, upang maging mapayapa, tahimik-payapa, at upang maging maligaya ang ating buhay. Sapagkat malungkot tayo kapag tayo ay nag-iisa, sapagkat natatakot tayo kapag tayo ay walang kasama. Alam natin, no, marami yung mga lalaki at babae, mga binata at dalaga, na kahit na alam natin na ang dahilan ng pagpapakasal ay pag-ibig, yung iba ang kanilang dahilan ng pagpapakasal sapagkat tumatanda na sila at natatakot sila na tumanda na walang kasama sapagkat sila ay natatakot na mag-isa.
at mayroon din tayong mga kaibigan noong sila ay aking mga tinatanong kung ano ang plano nila sa buhay. Sabi ko, ikaw ba ay mag-aasawa? Ang sagot, ako po ay mag-aanak, no? Sapagkat, no? Iba yung sagot, ako ay mag-aanak sapagkat ayaw ko na tumanda na mag-isa. So gusto natin mayroong kasama sapagkat ang piling ng ibang tao, ang siyang nagbibigay ng kaligayahan, ang siyang nagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan sa ating buhay. Noong ako ay nasa seminaryo, mayroong mga summer na ako ay nanatili doon sapagkat ako ay mayroong mga apostolate. Kunwari ako ay nag-apostolate doon sa UST Hospital. Kaya buong summer, ako ay naiwan mag-isa doon sa seminaryo. Sa seminaryo, mayroong apat na palapag, dalawang building, ngunit magkakonek yung dalawang building, no? So napakahabang floor, no? So, second floor, third floor, at fourth floor, iyon ay mga kwarto or mga dormitoryo ng mga seminarista. At isang summer, ako ay na-assign sa UST Hospital, kaya't ako ay naiwan doon mag-isa. At syempre, takot na takot, no? Sapagkat napakalaki yung building, no? Mag-isa ka lang doon, alakan namang bubuksan ko lahat ng ilaw, kaya't medyo madilim. Kaya't pagkatapos ng duty sa hospital, pag-uwi sa seminaryo, kumakain lang, naliligo lang, doon na ako sa loob ng kwarto hanggang umaga, no? At dahil sa ako lang ang mag-isa, pati yung dispenser sa pantry, no? Ipinasok ko na sa aking kwarto. Nang sa ganoon, kapag ako ay nasa loob, hindi na ako lalabas dahil nakakatakot, no? Mag-isa. At kapag lumalabas ako upang maligo, talagang inilalak yung pinto. Baka iniisip ko, baka may pumasok kapag ako ay wala. Ngunit kung walang tao, ngunit kung maraming tao na maaaring pumasok, hindi naman inilalak ang pinto. Ngunit kung alam mong walang tao, no, doon inilalak ang pinto, no, sapagkat takot na dahil walang ibang mga tao. At ganun din, noong ako ay naglilingkod sa ospital, mas gugustuhin ko pa na maglakad sa hagdan, no? Kaysa makay mag-isa sa elevator, no? Sapagkat sinasabi nila na may multo, no? Sa elevator, no? Kaya't kahit na nakakapagod, nakakahingal, maglakad na lamang kaysa mamatay sa nerbiyos dahil sa takot, no? Sa loob ng elevator. Sapagkat para sa atin, no? Ang presensya ng ibang tao sa ating buhay, sa ating paligid, iyon ang nagbibigay ng saya, kapayapaan at kapanatagan ng ating kalooban. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na ang presensya ng ibang tao ang nagbibigay ng pagkatakot, no, para sa atin. Paano kapag tayo ay nasa gitna ng maraming tao na wala naman tayong kakilala? Kunwari pumunta tayo sa ibang lugar, mag-isa tayo, maraming mga tao sa paligid natin, ngunit wala doon tayong kakilala at medyo nakakatakot ang kanilang itsura. O kaya naman, no, yung mga tao sa paligid natin ay iba ang pananaw sa atin. Iba yung prinsipyo sa buhay, iba yung mga pagpapahalaga. At nakakatakot kung mayroong pangamba, mayroong banta sa ating buhay dahil lamang sa magkaiba ang pinaniniwalaan natin, dahil lamang sa magkaiba ang mga pananaw natin sa buhay. So kung ang presensya ng ibang tao ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan, kapanatagan sa ating buhay, mayroon ding pagkakataon na ito para sa atin ay panganib at nakakatakot sa ating buhay. Ang ganitong sitwasyon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao ay parehong sitwasyon na hinaharap natin sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kalikasan. Halimbawa, ang ating pakikipag-ugnayan sa tubig at sa hangin, no? So sinasabi na ito ay simbolo ng buhay sapagkat ang tubig, ang hangin ay kailangan natin upang tayo ay mabuhay. Anong ganda ng ating pakiramdam kapag tayo ay nakakalanghap ng sariwa ng malinis na hangin? Anong saya ng ating pakiramdam kapag tayo ay pagod na pagod, tayo ay uhaw na uhaw, at tayo ay nakainom ng malinis na tubig? So ito ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan, nagbibigay sa atin ng kaginhawaan.
Ngunit katulad ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao, mayroon ding pagkakataon na ito ay nakakatakot para sa atin. Sino ang hindi matatakot kapag mayroong malakas na ipo-ipo, no, na sumisira sa ating mga pananim, sa ating mga ari-arian, sa ating mga tahanan, maging sa ating sariling buhay? Sino ang hindi matatakot kapag may paparating na malalakas na bagyo na magdadala na naman ng matataas na pagbaha na nakakasira hindi lamang ng ari-arian, maging ng buhay, ng pagkalunod ng mga tao? So kung ang kalikasan ay nagiging maganda sapagkat ito ay nakakatulong, ito ay bahagi ng ating buhay, ito ay kailangan natin upang tayo ay mabuhay, mayroon ding mga pagkakataon na ito ay kinakatakutan natin. At sa ating ebanghelyo, ito ang karanasan ng mga alagad ng ating Panginoon. Sila ay natatakot sapagkat ang kanilang bangka ay pasalungat sa malakas na ihip ng hangin. At dahil malakas ang ihip ng hangin at pasalungat ang kanilang bangka, sila ay sinasalpok ng matataas na alon. At lalo pa silang natakot sapagkat sa kadiliman, mayroon silang nakita na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sino ba naman ang hindi matatakot kapag mayroon tayong nakita? No, takot na tayo dahil nanganganib ang ating buhay, mayroon pang naglalakad sa ibabaw ng tubig. At lalong natakot si Pedro sapagkat ninais niya na maglakad, no, sa ibabaw ng tubig at siya ay lumubog. So matinding pagkatakot ang kanilang naranasan. At sa pagkatakot na ito at sa panganib na ito, si Jesus ay dumating sa kanilang buhay. Si Jesus na nagpahayag ng kaniyang kapangyarihan. So ipinapahayag ni Jesus na siya ay mayroong kapangyarihan sa kalikasan. May kapangyarihan sa hangin, may kapangyarihan sa dagat, mayroong kapangyarihan sa mga alon. At ito ay nagpapaalala sa atin dahil sa si Jesus ay bahagi ng paglikha. Kaya nga't sinabi ni San Juan sa simula ng ebanghelyo na kanyang isinulat na ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at wala ni isang bagay ang nalikha nang hindi sa kanyang pamamagitan. So si Jesus pala, no, ay bahagi sa paglikha ng mga bagay-bagay na ito, kaya't kontrolado niya ang kalikasan, kontrolado niya, napakalma niya ang nag-aalmang kalikasan. Ngunit kung pagninilayan natin ang ating ebanghelyo, makikita natin na hindi lamang ang nag-aalmang kalikasan ang kontrolado ng ating Panginoon. Napakalma din niya ang nag-aalma na kalooban ng mga alagad. Ang mga alagad ay takot na takot, ang mga alagad ay nanganganib ang kanilang buhay, kaya't lubos ang kanilang pangamba. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoon, nawala ang pangamba na iyon. Nawala ang takot at naging panatag, mapayapa ang kanilang kalooban. So ito ay nagpapakita sa atin na hindi lamang sa kalikasan, maging sa ating buhay, kontrolado or mayroong kapangyarihan ang ating Panginoon dahil muli siya ay bahagi sa paglikha ng sangkatauhan. Siya ay bahagi ng paglikha ng lahat ng bagay. So, si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan maging sa ating buhay. At lalo pa nating mauunawaan ito kung tingnan natin ang mga simbolismo na ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Ang unang simbolismo ay ang simbolo na ipinapakita ng bangka. Laging sinasabi sa atin na ang bangka ay sumasagisag sa ating buhay sapagkat ang buhay natin ay paglalakbay dito sa lupang ibabaw upang tayo ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga't kung mapagmatiyag tayo sa ating pambungad na panalangin, sinabi natin na nawa ay pagkaloob ng Diyos
na tayo ay makasapit, tayo ay makarating sa kanyang kaharian, sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay buhay paglalakbay, no? Tayo ay mga manlalakbay, mga pilgrims, no? Patungo sa kaharian ng Panginoon. At sa paglalakbay natin, katulad ng isang bangka, maaring ito ay sumalubong ng maraming bagyo, maraming pasalungat na hangin, maraming matataas na mga alon na pumili, na pilit na sumisira at humahadlang sa paglalakbay natin. At katulad din ng bangka, kapag wala ang Panginoon, naroon ang panganib. Ngunit sa oras na dumating si Jesus, sumakay si Jesus sa bangka na iyon, naging ligtas ang kanilang paglalakbay. So ganoon din sa ating buhay. Kung wala si Jesus sa ating buhay, napakaraming panganib. Panganib na maaaring sumira sa atin. Panganib na maaaring maglayo sa atin sa landas ng ating Panginoon. Ngunit kung nandoon si Jesus, kahit gaano karaming bagyo, kahit gaano karaming salungat, mananatili na ligtas ang ating paglalakbay. Ang pangalawa na ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ay ang simbolo ng pagsalungat ng bangka sa pasalungat, no, na ihip ng hangin. So sinasabi na ito ay kumakatawan sa ating bukasyon na baguhin ang takbo ng buhay at ng mundo na ginagalawan natin. Sinasabi na madali sana ang buhay natin kapag tayo ay sumasabay lang sa agos ng karamihan. Kapag normal na, kapag natural na sa lugar ang chismisan, no? So mas maganda, makipag-chismisan na rin ako sapagkat iyon ang normal na kaayusan ng buhay. Kung normal sa isang bayan ang nakawan, no? Makipag-nakawan na rin ako sapagkat iyon naman ang kalakaran ng mundo. No, so hindi ako nagbabayad ng kuryente, libre ang kuryente, hindi na rin ako magbabayad, makikilibre na rin ako sa kuryente, no? Hindi ako nagbabayad ng tubig, hindi na rin ako magbabayad, no, sapagkat iyon ay normal. Bakit ako magbabayad, eh sila nga hindi nagbabayad? Bakit ako nagpapakahirap, eh sila nga ang ginhaginhawa ng kanilang buhay? So maganda sana ang buhay natin, madali sana ang buhay natin kapag sumusunod lamang tayo sa agos ng karamihan. Ngunit ang ating bukasyon ay baguhin ang ating buhay, abaguhin ang mundo na ginagalawan natin. Alam natin na ang buhay na inaalok ng ating Panginoon, kadalasan ito ay taliwas, no, sa nakasanayan ng marami. Taliwas sa buhay na alam ng marami sapagkat ito ay mahirap, no? Hindi madali, mahirap yung daan. Ngunit ito ang bukasyon natin. Kaya't kung sa mundo, nag-uso yung pataasan, pagalingan, pasikatan, ang inaalok sa atin ay ang buhay na nagpapakumbaba. Kung sa mundo, uso yung gantihan, hindi pwedeng ginaganito mo ako, hindi pwedeng inaapi-api mo ako, no? So kung sa mundo, kailangan ng gantihan, no? Ang inaalok sa atin ay ang pagpapatawaran sa mga kasalanan. Kung sa mundo, no, kanya-kanya, survival of the fittest, no? Ang inaalok sa atin, pag-ibig at pagtutulungan. So magkaiba ang buhay na alam ng mundo at ang buhay na inaalok ng ating Panginoon. At ang ating bukasyon, ang tawag sa atin, baguhin ang buhay na nakasanayan, baguhin ang mundo na ginagalawan natin. At doon makikita natin ang koneksyon sa paglalakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig. So ano ang normal na tinalakaran natin, no? Siyempre yung patag na lugar, siyempre yung solid na lugar. So sapagkat kung hindi solid, alam natin tayo ay lulubog. Ngunit kay Pedro, siya ay lumakad sa tubig. At ito ay nagpapakita na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, maaaring hindi solid yung makita natin. Maaring hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Wala tayong basehan, no, batayan sa pagsunod natin.
Ngunit ang tanging panghahawakan natin sapagkat si Jesus ang tumatawag sa atin sapagkat sinusunod natin ang kanyang kalooban kahit na hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa atin, naroon yung kasiguruhan, naroon yung kapanatagan na hindi tayo nagkamali sapagkat sinusundan natin ang Diyos na tumatawag sa atin. So iyon ang bukasyon, iyon ang tawag sa atin na baguhin ang mundo na ginagalawan, baguhin ang buhay na nakasanayan at magkaroon ng panibagong landas ng ating buhay. Ang kwento na ating napakinggan ay kwento ng pagliligtas, pagsaklolo ng ating Panginoon. Ngunit pansinin natin na ito ay naranasan ng mga alagad matapos na sila ay sumalungat sa ihip ng hangin. Ang kwento ng pagliligtas na ito ay naranasan ni Pedro matapos na lumabas siya ng bangka at naglakad sa tubig. Maaring sabihin natin na yung bangkang iyon, iyon yung kanilang comfort zone na ligtas tayo kapag tayo ay nasa bangkang ito. Ngunit pagkatapos na lumabas ni Pedro, nanganib ang kanyang buhay, ngunit naranasan niya ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ganon din ang sinasabi sa atin, no? Na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Tayo ay sumasalungat sa agos ng karamihan. Tayo ay nagiging bold na harapin ang mga kakaibang mga bagay sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At may mga pagkakataon na tayo ay naiiwang mag-isa. May mga pagkakataon na tayo ay pinagtatawanan, nagbabanal-banalan, no? Sirang ulo ang taong iyan, no? Sapagkat kakaiba na ang kanyang ginagawa. O kaya naman, no, kung ano-ano na kahirapan yung nararanasan natin. At sa mga pagkakataon na ito, nararamdaman natin na tayo ay mag-isa. Ngunit tandaan natin sa mga ganitong pagkakataon, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay kapiling natin, tulad ng sinabi sa ating unang pagbasa, kahit sa mga ordinaryong pagkakataon ng ating buhay. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako